pa? Yeah. Anong nangyayari pa? Or... Pa! Aling Marta, si tatay po ba nasa taas? Tulong! Ano yun? Ano nangyayari? Anong ginawa mo kay tatay? Mapagay ng doktor, dali! Doktor! Ano ba ka, doktor? Tay! Tay! Tulungan mo ako. Babaan natin siya. Tara, tay. Lolo Lucas. Ano? Sandali, sandali. Anong nangyari kay tatay? O sige, papunta na ako dyan. Huwag niyo siyang bababayaan, ha? Papunta na ako dyan. Tay. Tay, kamusta kayo? Okay na. Okay na ako. Sabi ni Doc, eh. Okay naman siya sa ngayon, pero kailangan pa rin natin i-monitor ang blood pressure mo, Don Roman. Excuse me. Oh, ba't ka nakatingin sa akin? Ikaw, bago mo ako husgahan, ako nagligtas kay Papa. At nagpapasalamat ako doon. Pero, okay na ako. Ano naman tong trabaho ang binibigyan niyo sa akin? Mag-set ng meeting kay Lorenzo Cuevas, magpapirma ng mga dokumento. Ano ko dito, boy? Uy, Honor, gawin mo na lang. Lahat naman ng tao dito nagsisimula sa mababang pwesto. Oh, sige. Sige, boss. Alis na ako. Yan yun na. Sir Cuevas! Gusto ko lang makipag-set ng meeting sa'yo. Hindi ko basta-basta pinamimigay ang oras ko. Nakikipag-deal lang ako sa mga taong katulad ko. May nabahala. Sige, sir. Hello? Ako nga, si Connor. Sige, pupuntahan kita. Ako yung tumawag sa'yo kanina. Sa wakas, nakakaharap din kita. Tabas mo. Ibigay mo muna yung napag-usapan natin presyo. Ayop ka talaga, Matteo. We set. Gising na! Wala kaya ka! Baho, no? Naamoy mo ba yun? Pakawalan mo ako! Amoy kanal, eh. Huwag kang duwag! Yan na ganyan din sasabihin ko kung gising lang ako ng dinampot mo. Kaso hindi. Kasi matapang ka lang pagtulog kalaban mo. Patay ka na dapat. Sayang, no? Hindi ako bumalik bilang multo. Hindi kita aatrasan. Kahit magkampihan pa kayo ni Isagani at ni Lucas. Isama mo pa yan si Roman? Pagbubuhulin ko yung mga petukan ninyo. Oh, nakakatakot. Bawalan mo ako! Smile ka naman. Souvenir lang. Oh, ba't ayaw mo tumingin? Yan! Diba? Papatayin kita! Ah! Bawalan mo ako! Color! Huwag mo ako iwan dito! Ah! Ah! Matteo? Leche. Okay ka lang ba? Oh. Siguro naman sapat na to para tumahimik ka. Siguraduhin mo walang makakaalam tungkol dito, Isay. Huwag ka mag-alala.
Hindi lahat ng taong gumagawa ng kabutihan para sa'yo ay humihingi ng kapalit. Alam mo, simpleng salamat na lang sana eh. Okay na? Oh, Isagani, napareskad ko na yung meeting mo. Salamat. Kailangan ko na mauna din. Kailangan kong kausapin si Lorenzo. Bakit? May problema? Hindi. Kailangan ko ayusin yung gusot na iniwan ni Connor. Sasabi ko na rin yung imbitasyon ni tatay para kay Ma'am Consuelo. Okay na muna bahala dito, ha? Oh, sorry. Hi! I'm Becky Del Mundo. Napadaan lang ako sa resort na to dahil napakaganda. Are you a guest here? No. Oh, then you must be the owners. But the resort is not open yet. And I'm not the owner. My son is the manager of this resort. Oh, sayang wala siya rito. Because, you know, my husband wants to meet him because he also owns resort. Alam mo, actually, I'm the wrong person to talk to about this resort. Dapat ang anak ko si Lorenzo ang makausap mo. Oh, it's a shame. He's not here. Maybe can I have his numbers? And pati na rin sa'yo. Maybe we could go out and have some dinners and mag-dancing, Zumba, or KTV, and you know, magkasama. Yung secretary ko na lang ang bahala sa'yo, no? Okay, it was nice meeting you. Sir Lorenzo, nanigdip po pala kayo. Si Isagani. Pwede ko ba siya makausap? Nako, sir. Nagkasalisihan po kayo kasi umalis siya, nagpunta yata sa resort niyo. Ano? Anong ginagawa niya doon? Kino-ordinate niyo ba ito sa sekretary ko? This is so unprofessional. Wala rin ako natatandaan na nakaset na appointment niyo kay Isagani ngayon. Sa totoo lang, dalawang rason bakit ako nandito. Nauna, kailangan ko makausap ang anak ninyo, si Lorenzo. Pangalawa, may gustong ibigay si tatay. Iniimbitahan niyo po kayo. Pumunta na ka siya ng Cardinal. Kasama si Lorenzo. Oh, alam mo ba, matagal ko nang gustong pumunta dyan sa Hacienda Cardinal. Oh. At tuwing binabanggit ng mga tao, yung papa mo, si Don Roman, gustong-gusto ko na talaga siyang makilala. Siguro mabuti siyang tao, kaya lagi siyang naalala ng lahat ng tao. Hindi lang mabuting tao, napakabuting ama. Sa akin, pati na rin sa mga kapatid ko. Ngayon si tatay, idol na idol ko talaga yun. Ano po ba kayo? Ma. Ma, are you okay? Bakit kayo umiyak? Anong ginawa mo sa nanay ko? No, I'm okay. I'm okay. Na-touch lang ako sa mga kwento niya. Pwede ba? Maiwan niyo muna kami. May importante lang kaming pag-usapan ni Isagani. Ikaw, wala kang karapatang pumunta dito nang walang pasabi. Pwede ba umalis ka na? At tatanan mo ang nanay ko. Pero so, ano ba gusto mo? Layuan ko yung nanay mo? Narinig mo naman pala yung sinabi ko eh. Tandaan mo ang nanay ko. Sandali. Lorenzo, relax. Pinunta ko lang naman dito. Gusto ko na naman ayusin yung gusot na ginawa ni Connor. Mm-hmm. Pangalawa, gusto ko na naman kayo imbitahan. Gusto ni tatay makarating kayo sa Hacienda Cardinal. Wala naman masama dun. Wala akong pakialam. Pag sinabi kong hindi pupunta ang nanay ko sa Hacienda Cardinal, eh hindi siya pupunta. Sandali. Ano ba ang problema mo? Ha? Ano bang ginawa akong masama? Wala akong masamang binabalak, Lorenzo. Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo hanggat nabubuhay ako. Hindi ko hahayaan magkalapit kayo ng nanay ko. Umalis na ba si Isagani? Pinalis ko na. Sinabi ko sa kanya na hindi na kayo pwede magkita at hindi ka rin pupunta ng Hacienda Cardinal. Gusto kong makarating sa Hacienda Cardinal. At gusto ko rin makilala si Roman. Ma, hindi ka tutungtong ng Hacienda Cardinal. Bakit mo ba ang pinagpabawalan makipagkaibigan sa pamilya Cardinal? Meron ba silang nagawang masama sa'yo? Ano? Ma, please! Just do what I say! Ma,
Dediretsuhin ko na kayo. Marami kasi ako nakitang loopholes dito sa possible partnership natin. Kaya, mapipilitan akong tignan ang offer ng mga Silverio. Sir Lorenzo, teka lang ha. Huwag naman po ganyan. Eh, tagal namin trinabaho itong partnership natin. Tapos ngayon, pirmahan na lang yung kulang. Ngayon ka mawawala. Bukas. Yes, yes, yes. Alam kong matagal nyo ng trinabaho ito. Pero, hindi ko naman pwedeng isugal ang negosyo dahil ang masasaktan ng damdamin. It's too risky. Walang personalan. It's been a pleasure. Walang personalan. Wala nga ba, Lorenzo? Ikaw, ganyan lumapit sa amin. Tinabaho nga naman talaga ni Lucas ang proposal na yan. Ano ba talaga yung dahilan yung nangyari sa nanay mo? Yung isang araw? O baka naman iba? Isagani, it's just a business decision. Walang kinalaman dito ang personal na bagay. Kumusta nga pala yung meeting ninyo ni Lorenzo Cuevas? Gusto niya raw muna makipag-usap sa mga Silverio eh. Bago daw mag-desisyon. Oh, bakit? Hanggang ngayon ba naman eh, wala pa siyang tiwala sa Cardinal? Hindi ko alam eh. Sa huling beses namin nakita ni Lorenzo, halos pinalayas niya ako sa resort niya. Ang sabi niya sa akin, ayaw niyang kinakausap ko raw ang nanay niya. Eh, wala rin naman akong karapatan ipagpilitan ng sarili ko doon. Bakit daw? Hindi ko alam, Tay. Ang sayang, mamasan sana si Ma'am Consuelo dito sa mansion. Hindi na matutuloy. Kayaan niyo, kayo mag-alala. Nagawa ko ng paraan, susubukan kong kumbinsihin si Lorenzo na ang Cardinal ang tama nilang kanegosyo pagdating sa mga resort nila. Lucas! Lucas! Alam ko na kung bakit inatrust ni Lorenzo ang deal dito sa Cardinal. Bakit? Kalandian! Ano? Paano naman sabi yun? Simple! Sinusulot ni Lorenzo si Dulce kay Isagani. Ngayon, naiinggit at nagsaselo si Lorenzo kay Isagani, kaya naman dinamay niya yung deal. Baka naman may mas malalim pa na rason kaysa dyan. Eh siguro nga, pero aminin mo, point pa rin yun. Eh tingnan mo nga. Gusto pa niyang ilipat ang business niya sa Silverio. Oh, di ba obvious na nagpapalakas siya sa kuya ni Dulce? Hindi na importante kung bakit kumalar si Lorenzo. Okay, ang mahalaga, mabawi natin yung para sa Cardinal. Nakakapagtaka lang kasi. Paano nagkaroon ng ganong klaseng kaibigan si Boss Joaquin? Eh, kilala ko si Boss Joaquin. Ayaw niya ng taong mayabang, walang isang salita. Paano sila nagkasundo ng Boss Joaquin? Salamat, to. Say. Say. Ha? Teka lang. Baka may sumusunod sa akin. Hindi, anong sumusunod sa'yo? Walang sumusunod sa'yo, Isay. Ano ba nangyayari? Ha? Ano ba nangyayari, Isay? Ano nangyayari sa'yo? Hindi ko alam. Ha? Nangyayari kasi nung gabi. Ano? Nagkaganito na ako. To. Liga na, liga na. Ha? Isay, wala nangyayari bro. Wala nangyayari. Hindi ko alam kung baka maulit. Baka maulit. Isay, makinig ka sa akin, makinig ka sa akin. Walang maulit sa'yo. Walang mangyayari sa'yo, nandito ako. Walang masama mangyayari sa'yo. Ulan ako ng malay dun eh. Wait, Isay. Nandiyan lang siya. Hindi, walang ako dito, Isay. Nandito. Ako lang nandito. Mayat, Isay, sandali, halika dito. Walang mangyayari sa'yo. Walang mangyayari sa'yo. Isay! Hindi ko alam eh. Wala nga may alam gani eh. Hindi, walang mangyayari sa'yo. Wala na mangyayari sa'yo. Nandito na ako.
Walang mangyayari sa'yo. Walang mangyayari sa'yo. Nandito ako. Ay, hindi ko hayaan may mangyari sa'yo. Walang may alam may nangyari sa akin. Walang may alam, Gani. Walang may alam. Mga sundan lang niya ako po. Nandiyan lang siya. Tingnan na. Wala akong kaalam-alam na matagal na pala siya natutroma dahil sa nangyari sa kanya. May idea ka na ba kung sino nagtangka sa kanya? Wala. Pero mag-iimbestiga ako. Hindi ako titigil hanggat sa nalalaman ko kung sino talaga nagtangka kay Isay. Parang ako'y nahihirapan para sa kanya eh. Gusto ko namang bigyan ng katahimikan si Isay. Of Los Bastardos, subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel and click the I button.